Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Kumusta po? Kapapasok lang na balita sa social media na merong mga kabataan doon sa San Jose National High School. Matod pa ni nabasa natin, sinishare po ito sa atin galing ni Brother Winston August Sobrio, matod sa taho. Ikan sa mga magtutudlo sa San Jose National High School usa sa grade 12 ang giingon na demon possessed or gitaniban o nautang espiritu o paghuman nagtakod-takod na isalikway ang posibilidad ang food poisoning o nahibaluan ang mga bata tungod kay wala kinigipakaon samtang nitambong sa flag ceremony o sa Holy Mass. So, doon ay misa na, merong misa na idinaos, mga kapatid. Masisterya ang giingon sa mga doktor sa hospital o dili ang kainit ang giingon hinungdan niining talagsaong panghitabo. So, meron tayong video dito. Pakinggan lang natin dahil nakita ko lang ito dahil minimension yung pangalan natin, no? So, pakinggan natin. At so, estudyante in interview. So, tinanong kung itong batang ito nahirapan pa na huminga. Kung ang report na, nasagap natin, umabot daw sa 200. No, estimate nila. So, ang dami daw. So, hindi natin alam kung ano itong masisterya, mga kapatid. Totoo na merong spiritual harassment dahil pakinggan natin yung mga bata. Isa sa mga bata na ina-interview dahil umiwi na sa bahay, pinauwi sa bahay. So, pinauwi sa bahay. Nawala yung signal ko. So, patuloy tayo. At i-analyze natin yung sitwasyon, no? Una, so may isang bata na in-interview. So mini-mention yung pangalan natin. So nakita ko. Uy, ay pabuang-buang din na, ha? Uy, nga naman mo? Ha? Isang may natatak bigyan. Ha? Itong malaki. Itong malaki. Ang bata, sabi ng bata na nakakita siya na itim na lalaki. At meron din tayong pasyente nangyari doon sa Luon sa isang high school school doon. Ganito din, no? Meron silang nakita. Hindi naman ito nagda-drugs tong mga batang ito. At pareho-pareho talaga yung nakita nila. So hindi ito ordinaryo, mga kapatid. It is a spiritual harassment, mga kapatid. Umiiyak. At hindi nahihirapan sa paghinga. Ito po yung usual na nangyari sa mga spiritual harassment, mga kapatid. At hindi ito ma-explain sa science dahil ito po, it is beyond science po ito. Okay. Ha? Dako nga, ito wala. Nasa baliti daw, no? So, malaki na lalaki, parang ano, parang kapre ito. Para sa atin, agta. So, nakita niya. Unya? Kita natin na puno siya ng takot. Hindi unusual yung takot niya. Umiiyak, nahirapan sa paghinga dahil hindi ordinaryo yung nakita niya. Kung makakita tayo sa nakita niya, ito din yung reaction natin. So, na-open yung third eye sa batang ito. Nagunsag itong malaki, oy. Utda na ba, utda? Utda, utda, ginom. Na mag, ang pochig mo permi dong. Kung sabay po mas itong malaki mo nakitaan? Nagkulong niya purong. Nagpurong? Unya? Kisa may nagkatod ni mo? Sa dam. Ha? Gito yung lang duwil. Gikuha ka?
Na mag-GN dito. May osa mag-GN dito? Nag-GN. Ha? Nag-GN. Ha? Nag-GN. Nag-GN. Isa mas Nag-GN. Isa may nag-GN niya. No, nag-hilak lang ka. Hidari, pagtaruhida. Pagtaruhida. Ay, pagpuyaw-puyaw din ha. Ambot. Ito na sitwasyon mga kapatid. Dahil maraming beses tayo nag-encounter nito. Ito po ay psychic ability, na open yung psychic ability nila. Possibly, merong mga kahoy na merong nananahan, mga demonyo, mga espiritu na sa pamagitan ng misa, maano sila, magagalit. Or merong building na pinatayo bago at pinutol yung kahoy at nandun sila nakatira. So mag-retaliate talaga sila sa pamagitan ng oppression or obsession. Yung psychic ability, makakita na sila ng mga itim na tao. Hindi naman yun ano, hindi naman yun gawa-gawa nila. Nakita talaga nila na reopen yung psychic ability nila. Una, ano ba maka-open sa psychic ability? Una, yung meron tayong mga ninuno ng mga orasyonan, mga anting-antingan. Merong mga occult practices. Merong orasyon sa pag against sa mga poison ng ahas, ganyan. Mga occult po yan. Merong mga orasyon pamuy-puy, occult po yan. San David, Love Potion, it is an occult. At kung meron ka niyan, yung mga anak mo, yung mga apo mo, ay ma-open yung psychic ability nila. Palagi yung magkasakit, manghihina. Yan talaga kadalasan ng mga pasyente pumupunta sa ating office. Kaya nga ini-empower natin ang kanilang pamilya, ang kanilang head of the family to protect their family by adequate knowledge, by the truth. Paano ba yan? Sa pamagitan ng turo ng simbahan, yung prayer ng simbahan. So, from Thursday to Sunday, mga kapatid, open yung office natin para ma-empower natin ang mga pamilya sa paglapit sa Diyos, ma-empower natin ang pamilya sa paglapit ni Kristo sa kanyang mga sakramento. Yan talaga ang protection natin, mga kapatid. Yan ang protection natin. At yung mga bata ay yung devotion nila sa mahal na ina, yung devotion nila sa Panginoon, ay palagi na. And then, i-renounce lahat ng mga paglapit natin ng mga albularyo. Ito, kung hindi natin i-catechize itong mga pamilyang ito, kung hindi nagkamali yung rough estimation, sa nabasa ko kanina, mga more than 200 or more than 100 ka mga bata, lalapit yun sa mga albularyo. Doon, no? Hindi talaga yan gamot. No? Makatanggap naman tayo ng masamang espiritu sa paglapit natin ng mga albularyo. At ang mga albularyo, they are doing it in good faith. Hindi nila alam na nasa likod sa kapangyarihan nila ay hindi talaga galing sa Diyos. So, dapat ma-educate natin ang ating mga mahal na kapatid. Paano natin gamitin ang prayer na ito at ano ang preparation. So, meron tayong office para ma-empower natin ang mga tao na dumadalo. Huwag kayong matakot dahil we are given by Jesus a power and authority to trample serpents and scorpions. Anong gagawin natin? To trample. Tatapakan na natin ang mga tanga, ang mga ahas. Just imagine, bakit matakot tayo sa demonyo? Sila dapat matakot sa atin. Dahil ang mga demonyo ay doble ang kanilang takot. Ang mga demonyo, doble ang kanilang takot sa atin. Kaba, kung alam natin yung paraan ng simbahan, kung alam natin ang prayer ng simbahan, kung alam natin paano natin i-renounce lahat ng mga occult involvement natin, dahil mga hinuno natin may mga orasyon na hindi matablan ng bala, hindi matablan ng mga itak, hindi matablan ng putsilyo. Alam nyo, yan po ay demonic, mga kapatid.
At itong mga biktima na ito, base sa aming karanasan at base sa turo ng simbahan, ang dami nila na mga occult involvements. Or, ang kanilang bahay naging infested. Bakit naging infested ang bahay? Marami tayong superstitious belief. Ang daming superstitious belief natin. May feng shui tayo. Wala namang mawala, Father, kung maniniwala tayo. Maraming mawawala, mga kapatid. Malaking mawawala. No? Palagi ka lang magkasakit. Na hindi na normal yung pagkasakit mo. Ma-reopen yung psychic ability mo. Ma-intensify yung takot mo. Normal naman matatakot. Pero intensified yung takot mo. Beyond usual na yung takot mo. At dahil doon, ay ma-oppress talaga tayo. Hindi lang oppression ang gagawin ng demonyo sa atin. Obsession pa. Ano yung obsession? Negative na yung pananaw natin sa buhay. Negative na yung emotion natin. So dapat bawat pamilya, alam nila paano gamitin ang prayer ng simbahan. Pangalawa, alam nila paano ang preparation bago gamitin ito. At kung grabe yung harassment, nandito ang team, handang tutulong sa inyo, handang mag-facilitate sa inyo, handang magsama sa inyo, hanggang sa dulo ng walang hanggan. So, natuwa nga ako dun sa Cebu, may lay collaborators tayo, empowerment of the lay, to participate the ministry of Jesus. Para marami pa tayong matulungan, marami pa tayong ma-empower, marami pa tayong ma-protektahan sa pamagitan ng prayer ng simbahan, mga kapatid. So, nagko-comment lang tayo para sana sa mga guro dyan, dapat ma-empower kayo. Dahil kayo ang pangalawang magulang sa mga bata. Dahil hindi yan magic, mga kapatid. At yung mga hinaharas ng ating kaaway, hindi lahat sinapian doon. May oppression lang, may obsession, bigla lang umiyak dahil negative yung pananaw niya sa buhay, mabigat yung kanyang pakiramdam, oppression yon. Hindi naman possess lahat yon. Posible may 3 o 10 na possess, the rest oppression lang, the rest obsession lang. Ano ba yung obsession? Negative yung pananaw sa buhay, negative yung kanyang pakiramdam lagi, negative lagi. Walang finding yan sa doktor dahil it is a spiritual harassment, mga kapatid. It is a spiritual harassment. There's no such thing as mass hysteria, mga kapatid. It is a spiritual harassment. Base sa ating experience, base din sa narinig din yon na interview ng isang binatilyo, ay isang bata, parang high school ito, parang grade 7, na meron siyang nakita. Posible naman gagawa siya ng storya. Umiiyak pa. Wala namang ang dami nila, katulad sila ng mga storya. At meron tayong mga na experience nito doon sa doon pa tayo sa ano, sa Luon, Bohol. Merong 40 ka mga student, mga kapatid, na sinapian talaga yung iba. Yung iba naman ay oppression lang, obsession na reopen yung psychic. Yung psychic ability, mga kapatid, na reopen yung psychic ability. Dapat makatikay, no, yung buong pamilya. Meron akong pasyente doon sa Sagbayan, Bohol. Ngayon ay grabe na yung improvement nila dahil in-empower natin yung buong pamilya, no. Kapag hindi natin i-power ang buong pamilya, halos ang daming hinaharas ng demonyo dahil subtle lang attack ng demonyo, mga kapatid. At ito ang tandaan ninyo, yung mga demonyo, mga kapatid, ay klaro-klaro yan sa ebanghelyo, mga kapatid. Kaming lahat ng mga parian ay ini-empower ni Kristo to go to the world, preach the gospel. So, expert kami niyan. Pangalawa, na empowerment sa ating Panginoon, heal the sick through the sacrament.
not through us, but through the sacrament of confession and renting of the sick, and then the body of Christ. Pang tatlo, anong sugo niya? Cast out the unclean spirits. Nandiyan talaga yan. Hindi natin ma-ground zero yung salita ni Kristo. Nandiyan talaga yan. No? So, dapat, mga kapatid, ma-educate natin yung mga guro kung ganito yung mga pangyayari. So, ano ang gagawin natin? No? So, unang-una, pauwiin yung mga bata dahil dadami pa yon. At ipabless yung buong paaralan. At walang bata during blessing. And then, ma-empower ang buong pamilya na ma-renounce lahat ng occult involvement nila. Dahil kapag hindi ma-renounce, mga kapatid, walang kabuluhan yung prayer, walang kabuluhan yung deliverance, yung kahit suli ma-exorcism pa. So, makapalayas ng demonyo, makatulong yung prayer ng simbahan. Pero makapalayas ng demonyo, mga kapatid, yung pamilya mismo. Yung pamilya mismo, ma-empower natin. So, ganun ka kamangyarihan ang empowerment, mga kapatid. Lagi na silang lalapit sa sakramento ni Kristo. Lagi na silang mag-receive ng Holy Communion at magkaisa na ang buong pamilya sa pagdasal ng Banal na Rosario. Ang ganda. Kung ikaw, Ama, nakikinig ngayon, no, increase your devotion to Mama Mary. Increase your devotion to God. Magsamba na ang buong pamilya. Sa pamamagitan niyan, matorture yung mga demonyo, lilipat sa kapitbahay mo. Tuturuan mo yung kapitbahay mo sa prayer ng simbahan. At itong prayer ng simbahan, meron akong pasyente na grabe yung series ang aming deliverance. In-empower natin yung nanay to do the prayer of the church. Grabe, they are liberated because grabe yun. Araw-araw nag-deliverance sila sa bahay nila. Araw-araw sila nag-deliverance sa kanilang anak. Completely liberated talaga. So, kung ma-empower natin ang buong pamilya, what a great power that we share from the sacrament which is established by Jesus Christ. Amen! So, meron pa tayong mga pasyente doon. Pupunta pa tayo sa office. So, nag-comment lang tayo sa mga magandang bagay. Pero huwag kayong matakot, mga kapatid. This is a great sign that Satan is real. And since Satan is real, totoo na merong Diyos sa atin. Ito po ay patunay. So, ako po, convinced ako na merong Diyos. Convinced din ako na merong demonyo. Kung ma-activate natin ang ministry ni Kristo sa ating pamilya, katapusan naman ng mga demonyo sa Diocese of Tagbilaran, sa lahat ng diocese sa buong mundo. At salamat sa nagpadala ng mga stars, no? Umabot ng 400 stars si Gretz Galaura, padala ng 50 stars. At sa lahat na sumusuporta sa ating sports and evangelization, tomorrow po, bukas po, meron tayong sports and evangelization doon sa Cansibaw, Valencia Bohol, at sa Buyog, Valencia Bohol. Patuloy lang tayo. At huwag kayong matakot, mga kapatid. Sa lahat ng mga nakikinig natin, kung may mga pangyayaring ganyan, huwag kayong matakot. Yan ang sabi ni Kristo, do not be afraid. Dahil kapag namumuhay ka sa takot, you are under the attack of the evil spirit. Natural na takot, normal yon. Pero kung intense na yung takot mo, no, we're influenced by the spirit of fear. You need to cast it out. In the name of Jesus, I cast out the unclean spirits. The spirit of fear. I command you to depart from my mind, to depart from my heart, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Ganyan. Gamitin nyo ang holy and exorcised water, holy and exorcised salt, holy and exorcised oil. So dapat i-encourage natin lahat ng mga pare to bless sacramentals using the ritual of the church para maproteksyonan ang ating mga parokyano na in case of emergency, meron silang magagamit. Okay? Sasabihin nila na, oh, dahil ni Father Darwin, dumami na yung mga demonyo. Ang dami ng demonyo kahit hindi pa ako nag-deliverance, hindi pa ako pare, nandyan na ang demonyo. Demon exists before my existence, mga kapatid.
At dahil dito, nataranta yung mga demonyo, dahil in-empower natin ang mga tao, in-empower natin ang kaparian, in-empower natin ang buong simbahan, so galit na galit tayo yung mga demonyo. So kapag tayo ay magkaisa, sabi ni Kristo sa John chapter, kalimutan ko sa Gospel last Sunday, sabi ni Kristo mga kapatid, sabi niya, dalawa o tatlo na magkaisa sa panalangin, ibibigay sa Diyos, sa aking Ama, ang kanilang hinihingi. Grabe talaga, kung ang buong pamilya ay magdasal, lalayas ang demonyo, the King of Peace will reign in our heart, in our family, mga kapatid. Amen! Sulipan ko na. Fighty Maria, attack safety with a humble heart.